kasalukuyang panahon, ang pagtaas ng presyon ng dugo ay isang malawakang isyo sa kalusugan na kadalasang hindi napapansin ng marami. Maraming kilalang dahilan ang maaaring magdulot nito, mula sa mga sikat na kadahilanan tulad ng stress hanggang sa mga di pansin-pansing gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga na maunawaan ng bawat isa ang mga posibleng epekto ng mga gawain na ito upang maiwasan ang panganib na kaakibat nito. Kahit na ang ilan sa mga ito ay maaring hindi namamalayan ng ilan, mahalaga pa rin na maging maingat sa mga gawain na maaaring makaapekto sa presyon ng dugo. Narito ang 15 na gawain na sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng temporaryong pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa mga kemikal na inilalabas ng katawan na nagpapalakas sa puso. Kakulangan sa tulog. Ang kakulangan sa sapat na tulog ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng stress hormones. Labis na timbang. Ang labis na timbang ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa labis na stress sa cardiovascular system. Mataas na konsumo ng asin. Ang labis na asin ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng fluid retention. Labis na pagkonsumo ng kape. Ang sobrang konsumo ng kape ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa caffeine content nito. Labis na pag-inom ng alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng stress sa cardiovascular system. Kakulangan sa ehersisyo. Ang kakulangan sa regular na ehersisyo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa hindi sapat na pag-aandar ng cardiovascular system. Puyat. Ang kakulangan sa sapat na pahinga ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa labis na stress na nararamdaman ng katawan. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa epekto ng nicotine sa cardiovascular system. Labis na pagkonsumo ng taba. Ang sobrang taba sa pagkain ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa pagtaas ng cholesterol levels. Kakulangan sa kalamnan. Ang kakulangan sa sapat na kalamnan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa hindi sapat na pag-aandar ng cardiovascular system. Mababang potasyum. Ang kakulangan sa potasyum sa katawan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa epekto nito sa electrolyte balance. Mataas na antas ng blood sugar. Ang mataas na antas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa epekto nito sa cardiovascular system. Labis na pagkain ng fast food. Ang labis na pagkain ng fast food ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa mataas na calcium ng asin at taba. Kakulangan sa pag-inom ng tubig. Ang kakulangan sa sapat na pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa dehydration. Sa kabuuan, ang mahalagang hakbang upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo ay ang pagsasagawa ng malusog na pamumuhay, ang tamang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga, at pagsunod sa mga patakaran sa kalusugan ay mahalaga upang maiwasan ang hindi namamalayang mga gawain na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Dapat ding bigyang pansin ang pag-iwas sa mga masasamang bisyo at ang pangangalaga sa sapat na hydration at nutrisyon. Sa paggamit ng wastong kaalaman at pagiging maingat, maaari nating maiwasan ang mga sakit na kaakibat ng mataas na presyon ng dugo at magtagumpay sa pagpapanatili ng mahusay na kalusugan. Subscribe, like, and share. Let's spread health to everyone.